Radyo mo. Sino ba ang makakalimot kay Kamahalan? Ang historical K-drama na ito, ang una kong kinagigiliwan. Dahil sa napaka-pambihirang istorya at mga aksyon nito. Tuwing gabi ko ito pinapanood at laging inaabangan. Kahit napupuyat, okay lang. Basta wag lang lumampas ang isang saglit ng kwento sa buhay ni Jumong. Dahil dito, tumatak sa aking isipan ang kanyang hangarin at dakilang tungkulin. Sino ba si Jumong? Siya ay hari ng Koguryo at ina niya si Lady Yua. Si Lady Yua ay tumira sa Buyo at naging concubine ni Haring Gimwa. Ipinanganak si Jumong na ang kilalang ama ay si Haring Gimwa sapagkat si General Hemiso na kanyang tunay na ama ay naipalagay na patay na dahil sa isang pagsalakay na ginawa ng mga sundalong Han. Lumaki si Jumong na mahina at duwag na prinsipe. Ang kanyang mga kapatid sa ama na sina Deso at Yongpo ay palagi siyang binubuli, minamaliit at laging kinukutya. Humantong pa ito sa attempt ng pagpatay dahil sa inakala nila na maaari siyang maging tagapagmana ng trono ng hari. Dumating ang panahon na napaalis si Jumong sa palasyo dahil sa matinding galit nila, lalong-lalo na sa kanyang ina na si Lady Yua. Samantalang si Jumong ay nasa labas ng palasyo, na-encounter niya ang bulag at matandang si Hemiso. Tinuruan siya sa pakikipaglaban at naging maestro niya ito. Naging biyasa siya sa paggamit ng pana at espada sa ilalim ng pag-aalaga ni Hemiso. Nalingid sa kanilang kaalaman ang relasyon nilang mag-ama. Nakilala rin ni Jumong si Lady Susuno at ang pangkat ni Pinunong Yung Tabal ng Gyero. Namuhay siya bilang manggagawa sa kalakalan ni Yung Tabal at naranasan ang payak na pamumuhay sa labas ng palasyo. Sa tuwing may pagkakataon siya at walang trabaho, nagsasanay siya sa pamamana at paggamit ng espada. Dahil dito, tumaas ang level ng kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at naging mahusay sa paggamit ng pana. Kaya ang dating mahina at duwag na prinsipe ay naging malakas. Nakilala niya rin ang kanyang mga tapat na tauhan. Sila ay sina Mari, Yopbo at Yui. Hindi lamang sila mga tauhan o mga alalay, kundi mga tapat na kaibigan na kasama sa hirap, tiisin, problema at iba pang hamon sa buhay. Kasama niya palagi ang kanyang mga kaibigan sa isang payak na pamumuhay at pakikisalamuha sa mga karaniwang tao hanggang sa naging matagumpay si Jumong sa kanyang dakilang hangarin.